Hello guys! Welcome back to my channel. So today, biglang tumawag yung secretary ng abogado at pinapakuha ako ng another copy ng blotter sa barangay and then tataka ng certified true copy kasi daw pinasa na nila yung original pero yung family court is nanghihingi pa rin ng certified true copy. So ngayon is already 2 o'clock in the afternoon. So, hahabulin ko ngayon yung pagkuha ng document sa barangay. Buti na lang hawak ko yung oras ko. So, kung hindi, malaking problema. Kasi 10 days lang yung binigay sa amin na palugit na isubmit. In-inform ko na yung lawyer ko about that nung na-receive ko yung notice. Pero akala ko ginawa na nila, tapos ilang araw pa yung dumipas bago lang nila ako tinawagan para sabihin na kumuha na lang ako ng panibago at ako na rin mismo ang mag-submit sa family court sa Caloocan. Tapos diba, tatawag sila hapon na. So, napakagaling nila diba? Only in the Philippines. So, tara guys, samahan nyo ako na kumuha ng document sa barangay. Tara na guys! Now promise me you won't try. Guys, this is Barangay Kaibiga. Another barangay here in Caloocan where I used to live together with my ex. And naandito yung record ng blotter, kaya pupunta tayo dito. Tara, samahan niyo ako sa loob. Good afternoon po. Kukuha po kasi ako ng certified true copy ng blotter. Guys, nandito na tayo sa loob and I waited for 30 minutes to get the copy of the blotter with the certified true copy stamp. So, after this, hahabulin ko naman na isubmit sa Caloocan Family Court sa bagong City Hall. I'm riding a jeepney going to Caloocan City Hall. So, tara guys, samahan niyo ulit ako. Guys, natatandaan nyo ba tong place na to? This is the new Caloocan City Hall. And then, dun sa taas, sa second floor is the Caloocan Family Court. Kaya lang guys, sad to say, sarado na sila. Come on! So here's the thing. After I got this, I still have 2 hours before 5 o'clock in the afternoon. So, nag-alangan ako na tumuloy, but I just decided to go to Caloocan City Hall. I rushed to go there to hand over this blotter report. And I arrived exactly 4:39 in the afternoon. Yes, abot pa ako. Yun yung akala ko. Yes, akala ko umabot ako kasi it's just 4:39 in the afternoon. Pag akyat ko sa taas, sabi nung guard, "Ay ma'am, kaalis lang po nila." Nag-react agad ako. Alam niyo naman, paminsan-minsan, ma-react talaga ako.
Sabi ko, sir, wala pa pong 5 o'clock in the afternoon. Bakit close na kayo? Diba ang government offices is until 5 o'clock in the afternoon. It's just 4:39 in the afternoon. Exactly 4:39. Anyways, to make the long story short, nasayang yung effort ko na maghabol ng oras para pasa tong blotter report sa family court. I tried to submit this blotter report on that day, which is yesterday, May 2nd, because today, which is May 3rd, is holiday here in the Philippines, which is the last day of Ramadan. So, no government offices today. But, sad to say, I am not lucky enough. So, guys, here's the tip for you. If you will process your annulment, or if you are processing your annulment right now, expect this kind of instances. It's not your fault na hindi ka nakaabot, or it's not your fault na may mga cancel hearings. It's, for me, I just look at it as it's common scenarios when you are processing annulment, because it's the system itself here in the Philippines that I observe. So that's why I'm saying this to you guys. Because I was really disappointed na hindi ako nakaabot. And as you all know, sa last video ko, sinabi ko na we only have 10 days to submit the documents needed. So I immediately rant to the secretary of my lawyer. Kasi tinawagan niya ako around 12 o'clock noontime of May 2nd. At sabi niya, kumuha daw ulit ako ng panibagong blotter report with certified true copy, and I will be the one to pass that in the family court. Kasi kung hihintayin ko pa daw sila, baka mag-additional payment ako. So, nung hindi ako nakaabot, I messaged her and rant and told her what to do, because since April 20 up until yesterday, I'm counting it, it's like over 10 days na. So hindi ako umabot dun sa documents na kailangan. Then sinabi niya na even I informed her, I was the one who received the notification first, but they need to wait for the summon from the family court. Yung same summon na na-receive ko, kailangan ma-receive din nila yun bago sila sumagot doon sa summon. So yun nga, it's not my fault, it's not everyone's fault, but it's the system's fault. Sisihin ang system. What we agreed is, since tomorrow is a regular day na, so I'll go to their office early in the morning to hand in this blotter report, and then they will be the one to pass it to the family court together with the original copy of the psychological test result. In short, kahit na ako yung unang naka-receive ng summon, my lawyer's office will not take any actions until they will not receive any summon from the family court. So since na-receive lang daw nila yung summon yesterday morning, that's why they called me yesterday at 12 noon. Kaya ang susundin daw na time frame is yung date na na-receive nila yung summon, hindi yung date na na-receive ko. So, kung susundin yon, the counting will start from yesterday. Ang office ng lawyer ko is nasa Quezon City. Ako naman is nasa Caloocan. Pero ang tagal talaga sa Quezon City, sa sobrang dami siguro ng tao. Kaya hindi agad-agad nila nare-receive yung mga ganyang summons or notification from the court. So, yun na lang yung iniisip ko, kaya medyo natagalan. So guys, if you are planning to file an annulment, make it sure na meron kang mahabang pasensya kapag may mga ganitong sitwasyon. Kasi talagang mawawala yung pasensya mo pagka may mga ganitong instances. For me, I am trying to have a formal closure of my past. I am trying to correct all my mistakes that I did and move on. Pero ang hirap kapag ka sa Pilipinas ka nagkamaling magpakasal.
Kasi ganito yung mga instances na mangyayari. Yung, alam mo yun, yung feeling ko after nung trial hearing is makakahinga na ako ng maluwag kasi waiting for the decision na lang. Pero ang dami pa rin palang mga aberya like this. And take note, guys, it's not a crime to have a failure marriage. But if you will file an annulment like me, it means that you and I are brave enough to say goodbye from our past, and life will reward us with a new hello. So let's move on and learn the lesson from our mistakes, because dito tayo nag-grow, dito tayo nagiging mature. And once again, thank you for watching my video, and I'll see you in my next vlog. So once again, as I always say, don't be happy, be happier. Saranghae!